Hello there guys! Welcome back to my channel. I'm Annalyn Parole, your financial advisor. So for today's vlog naman po, ang pag-uusapan natin ay kailangan ba nating mangutang kapag ka may mga emergency na nangyari po sa atin. So ito pong vlog na ito is connected po siya doon sa last vlog na ginawa ko na ito naman kailan ba tayo dapat mangutang. So ayan po siya dyan po. Click nyo lang po yan and nasa description box po yan para po mapanood po ninyo yan kung kailan ba tayo dapat mangutang. So about naman po dito sa emergency na yan, ano ba yung mga iba't ibang klaseng emergency na possible na mangyari po sa atin? So minsan mayroong aksidente, di ba? Yung mayroong sakit, or minsan yung nanganak, or yung repair ng bahay, or minsan naman may mga natural disaster, natural emergency na nangyayari, like yung lindol, yung earthquake, di ba? Nung nakaraan din naman, nagkaroon din tayo ng pagsabog ng bulkan, yung sa bulkan ng Taal, kung natatandaan nyo pa po. And then yung pinakamatindi po ngayon is yung pandemic po na nangyayari hindi lang po sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. So yung mga yan, mga emergency na possible na mangyari talaga sa atin, dapat ba natin yung ipangutang kapag dumating po yan sa ganyang punto yung buhay natin? So ang sagot ko po ay hindi po. Ano? Hindi pwedeng ipangutang? Yes, tama po yung narinig ninyo. Yung mga ganyang sitwasyon po, hindi po natin yan dapat ipinapangutang. Eh pero teka lang, eh di ba emergency nga, kaya nga tayo mangungutang kasi nga emergency nga yung nangyari. So ngayon po, ang ibibigay ko po sa inyo na mga prinsipyo sa buhay natin, mas maganda po yung ganito po, hindi po siya pinapangutang. Bagkus po, ang dapat po ditong mas tama natin gawin is pinaghahandaan po natin yan. Okay ha, kalma lang po tayo. Bigyan ko po kayo ng ilang example. For example po, panganganak. Ayan. Ang panganganak po ba, ano po ba yung sa tingin ninyo na maitatawag natin dyan? Ito po ba ay emergency? On my own opinion po, ang panganganak po, hindi po yan emergency. Bakit po? Tayo po kasi mga babae, bago po tayo manganak, di ba? 9 months before, alam na natin na manganganak tayo sa ganitong petsa. So dapat, bago dumating yung ikasyam na ba na yun, napaghandaan na po natin yan. So yun po yung sinasabi ko na dapat yung mga ganitong sitwasyon, napaghahandaan na natin ahead of time. Yan for example, ilang buwan pa lang, di ba, naglilihi, nagpapacheck up. So yan, doon pa lang magtabi na tayo, magsave na tayo para sa gagamitin natin, para sa gagamitin ng baby. So yung mga yan, ang tawag po dyan is pinaghahandaan natin yung time na yon. Kasi nga, mas maganda nga yung panganganak, di ba, alam natin kung kailan tayo manganganak. Okay, di ba sasabihin mo naman, oh, paano yung aksidente at saka sakit? Kaya nga aksidente, di ba? Hindi natin alam na maa-aksidente tayo o hindi natin alam na bigla na lang pala tayo magkakasakit. So, in terms naman po sa ganyan, kaya nga po meron tayong mga tinatawag na insurance coverage. So, itong mga insurance coverage na to, dapat hindi pa tayo naa-aksidente, hindi pa tayo nagkakasakit, meron na tayong protection para dyan. So, yun po yung nagiging purpose kung bakit po napakahalaga po ng insurance coverage. Kasi kung wala tayong ganyan, might as well po, pag talagang na-aksidente tayo, eh talagang mangungutang po tayo. Kaya mas maganda po talaga na meron tayong iba't ibang emergency fund. So, yung emergency fund, dapat yung iba nasa banko, ito yung mawi-withdraw mo kagad anytime. So, for example, dapat sa banko meron tayong naitabi na at least 6 months ng income, monthly income natin, meron tayong certain amount na. Kaya dapat po talaga meron tayong mga financial planning na tinatawag, di ba? Kung saan tayo dapat magtabi ng fund, kung saan, para saan natin ito ilalaan, kung kailan ba natin ito gagamitin or kakailanganin. For example, sa tuition, yan. Kasi po ang isa sa pinakamahirap din na pwede nating ma-experience kagaya po ng nangyari ngayon is yung pandemic, di ba? Sa panahon kasi ngayon, kung lahat tayo nangangailangan ng pera, napakahirap mangutang. Kasi ikaw ngayon, nagkakaroon ka ng problema, for example, financially, baka mamaya yung lalapitan mo, na kapatid mo, or kaibigan mo, na namomroblema din sila. Kasi nga, etong sitwasyon natin ngayon, sa panahon ngayon, halos lahat ng tao, wala pong income. So kung ganyan na hindi po natin napaghandaan ahead of time, talagang dadating po sa panahon na ipapangutang natin yung mga ganitong klase ng sitwasyon. And kasi po sa ganyan, iba-iba din po yung planning na ginagawa dyan kasi minsan iba yung dapat na nakatabi sa banko and then iba rin naman dapat yung protection natin sa insurance. So yung mga ganyan po dapat talaga is pinag-uusapan po yan. Kaya po it's better po talaga na
mag-consult po tayo sa mga financial advisor po. Ayun guys, if you need a financial advisor, I am a licensed financial advisor. So, pwede nyo po akong i-message through my Facebook account, Annalyn Parole. And meron po kaming ginagawa na weekly free webinar po yun para po sa mga, ano po yun, personal finance management po yun. So, free namin po siyang ginagawa. Pwede po kayong mag-attend doon. At least po doon, marami po kayong matututunan kung paano ba natin i-budget yung pera natin, ano ba yung dapat natin gawin. So, yun po, personalize po natin siyang gagawin para po yan sa inyo. So, yun, message nyo lang po kami para po ma-assist po namin kayo. Yun lang po yung ma-share ko po sa inyo. I hope po na meron po kayong natutunan. And dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. And please click the bell button para po ma-notify po kayo every time po na meron po akong bagong vlog na ilalabas. And panoorin nyo po yung mga next vlog ko pa po. Ayan po yung iba po pa pong topic. So, pwede pa po kayong manood niyan para po marami pa po kayong matutunan po dun sa mga nakaraan na mga i-share ko po sa mga vlogs ko. Thank you so much. Yun lamang po and bye-bye.